Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Mulet. Yung tayo muli dito sa ating video reaction, sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Balitang Pinoy TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito nga mga kabalita, viral ngayon, grabe, just in, nabiglaan lahat sa balitang ito. Charter change, Senator Amy Bumuelta. At yung play na natin, wala naman na ito. Hindi kaya hayagan eh, wala na po silang awat-awat. No? Totoo naman po, yung sinasabi niya, mukhang sa lahat po ng panawagan ni Pangulong Marcos, ito yung malapit sa katotohanan. Malabo po yung 20 pesos, goodbye na po sa 1 million per year. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Senator Amy, binunyag na po na yung detalyado, no? Detalyadong plano ng pagpapalit ng konstitusyon sa pamamagitan ng Chacha. Eh kaya lang, alam mo Senator Amy, simple lang naman po yung problema dyan. Hindi ba kamag-anak incorporated niya ang problema ng lahat ng ito na nagaganap? Nakakaawa rin si Pangulong Marcos, no? In fairness, gusto niya talaga yung unity. Naniniwala ako, gusto talaga rin ni gusto rin talaga ni PBBM na magkaroon ng unity. Kaya lang wala eh, hindi niya makontrol yung grid, no? Hindi niya makontrol yung pagiging ganid sa kapanyarihan ng isang tambaluslos. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ito po ang sinabi ni Senator Amy na kinot po ng SMNI. It was fairly detailed. Project PI ang tawag. Ito po yung tawag, no? Ang sabi ni Senator Amy, ang timeline, major activities are December 15 to January 3. Yan po yung paglalatag ng major activities. Prepare petition, print proposition, signature sheets. Detalyado siya hanggang dumating sa February. Pag dumating ng February 12 hanggang sa March 10, verification of signatures by COMELEC. Kaya po pala mabilis, no? Kaya po pala talagang hayagan na halos. Hanggang sa March 10, verification of signatures by COMELEC. Election of election officers as ordered by COMELEC and bank. March 11 to April 8, conduct public hearing on the petition to determine the sufficiency or insufficiency of petition of the required document. It goes on and on. And it's very interesting na hawak nilang COMELEC. And if sufficient, on April 9, Batanday, COMELEC prepares for the plebiscite. So, ang bilis po pala nito, no? Ang bilis po nitong Project PI na to. Talagang mapapa-PI ka, no? People's Initiative. Hindi po ganito yung People's Initiative. Karamihan po ng People's Initiative, wala pa po nangyayaring People's Initiative pala, no? Katulad po ng gustong palabasin. Kaya nga po pinahirapan yan eh. Para po hindi mapakialaman ng mga politiko. Kasi po, may dalawa na pong paraan na binigay para sa politiko. Yung isang paraan naman, para naman to sa mamamayan. Eh yung People's Initiative o mamamayan na, politiko pa rin po ang namamahala. Okay naman po yan, no? Expose. Maaari po magkatotoo yan. Ano po mangyari pag sa April, no? Pag dumating po yung April, tumama po kayo. Kasi alam mo, mahal na senador, ganyan din po mag-expose si Maharlika. Ito ang mga magaganap at nagaganap nga. Ang pagkakaiba po, Senator Amy, pagkakaiba nyo po ni Maharlika, si Maharlika, vlogger, no? Kayo po, senador. Di po ba? Tapos, kilala nyo yan, kamag-anak nyong malamang. Ha? Hindi ko naman, hindi ako sigurado. Pero malamang sa hindi, kamag-anak nyo pa yung namumuno dyan. No? Ang nakakalungkot po, pag naririnig po natin, marami po, una, napakarami po sa Senado na magagaling. Napakarami pong mga grandstanding na mga senador. Hindi mo sila marinig. Ngayong may mga ganito na direkta na, may akusasyon na, meron ng sinasabi na meron ng akusasyon na nagkakabayaran. At meron ng mga vlogger na umaamin. Ayan po, nariyan si Mike Abe. Sinasabi nila na pinatotohanan ni Mike Abe na pinangungunahan ng mga congressman yung PI na yan. Parang pinagmamalaki niya pa eh. Kinakantsawang pa si Lagman at saka si Pulong lang daw ang hindi kasama doon sa pagpapapirma. Ito naman po si Jamag na team.
Yan daw ay hindi. Kaya hayagan eh. Wala na po silang awat-awat, no? Hayagan na po. Tapos, ang dami na po lumalabas na big na sinasabi po na ito po, pagka nagkapirmahan, magbibigay po si Congressman through DSWD ng iba't ibang ayuda, no? Pinatunayan din po yung sinasabi ni Senator Aimee mismo na nagdagdag sila sa BICAM ng pondo para dyan sa tsatsa na yan. At kaugnay din po yung ayuda na tinatawag, no? Ang laki-laki po ng ayuda. Yung pala, ha? Yung ipang-aayuda pala, ipinangangako po eh. Tignan nyo po yung termino ni John Magno. Kung nakatanggap kayo ng ayuda para sa PA, hindi po yan bayad. Hindi yan vote buying. Yan ay incentive. Pwede pala yun, tawagin mo lang iba. Ito po, sa totoo lang ha. Magkatotohanan na po tayo. Ngayon lang po nagaganap to, naggarapalan. Garapalan talaga, grabe, wala pong poknat, no? Hindi na po nahihiya eh. In-expose na ni dalawa na po sa Davao representative. Si Ungab, Congressman Ungab, tsaka si Congressman Pulong ang nagsasabi na namumuno sa Davao. Si Migs Nograles ng PBA, party list. Wala po na, alam niyo po, Senator Aimee, kami po nanonood, mga viewers po, alam na po namin yung nagaganap. Balibalik ta rin man, ang tawag ni John Magno, incentive, ang tawag naman ni Mike Abe, pamasahe. Yung 100 daw po, pamasahe, baka pamasahe daw, sabi ni Mike Abe. At saka bakit po sila ang nagsasalita tungkol dito? Bakit po si John Magno at si Mike Abe ang nagsasalita? Hindi po yung mga congressman. Hindi po yung kung wala talagang illegal na ginagawa, bakit hindi po maipagmalaki yan na proyekto? Eh alam ko dyan sa House of Representatives, lahat pinagmamalaki nyo. Pinagmamalaki nyo na ito, meron kaming resolution para papasukin ng ICC. May resolution kami para tanggalan ng budget. O hindi na pala resolution, ginawa nyo. Tinanggalan nyo ng budget. No? Hindi ko po maintindihan. Pamasahe raw yun, sabi ni, ni Mike Abe. Sabi naman ni John Magno, ito ay incentive, huwag daw tawaging vote buying. Kahit na ano po ang tawag nyo riyan, no? Okay, ito po, pinalalaganap din po nila to. Wala pong may sagot eh. If you're making your enemies angry, you're doing a great job. Yan po ang pahayag daw po ni Bongbong Marcos. Pinakakalat naman to ng mga taga-Twitter, no? Hindi ko po alam kung kumakalat din yan sa Facebook at sa YouTube. If you're making your enemies angry, you're doing a great job. Kaya kung nagagalit, habang daw tayo'y nagagalit kay Pangulong Marcos, eh dahil totoo yung sinasabi ni Pangulong Marcos na you are doing a great job. Pero eto ang tanong, no? Paano, okay yun eh. Talagang maaasar sa'yo yung kalaban mo kung nagtatrabaho ka na maayos. Kaya po maraming galit kay Pangulong Duterte. Dahil nagtrabaho siya na maayos. Eh dito po sa kaso na to, hindi po applicable yan. Dahil karamihan po ng mga very vocal na kumakalaban ngayon kay Pangulong Marcos, hindi niya naman kaaway. Supporter niya at saka kakampi. No? Di po ba? Kasama na po ako dun. Supporter kami. Sumo po, dami nga nagalit sa akin sa inyo. Yung mga isko, nagalit sa akin. Bakit to sinuporta niya? So hindi, yung ibig sabihin po, hindi po applicable sa inyo yung if you're making your enemies. Ang tanong ko, if you're making your friends and supporters angry, maaaring hindi mo ginagumpanan ang yung trabaho. Ang nangyayari po, supporters po ni Pangulong Marcos, si Maharlika po ba, sino po ba yan? Di ba supporter yan? Yan po sila Trixie, Attorney Trixie Angeles. Hindi po ba supporter yan? In fact, naging ano pa yan, di ba? Secretary, press secretary. Hindi po ba si Roque ay kasama pa sa team ng Uniteam? Mga hindi po kalaban yan. Okay. Alam niyo po, nang hinayang ako, no, kay Pangulong Marcos. Totoo naman po, yung sinasabi niya, mukhang sa lahat po ng panawagan ni Pangulong Marcos, ito yung malapit sa katotohanan. Malabo po yung 20 pesos. Goodbye na po sa 1 million per year na pabahay. Goodbye na rin dyan sa itutuloy niya yung build. Hindi na po yan kasing laki ng build. Kung may itutuloy man, maliita na lang. Kumbaga kay Pangulong Duterte, malakihan yung proyekto. Ito pang farm bill na lang. Okay. Pero ang pinakamalakit po sa, malapit po sa katotohanan, yung panawagan niyang unity. Di ba? After na manalo yan, ang sinasabi niya, ano man ang kulay nyo before election,
ngayon magkakasama na tayo. At talaga namang katotohanan, nakita nyo po, sila Laila de Lima, yung mga Dilawan, sila Franz Castro, yung mga makabayan black, yung mga kakamping, hindi kumikibo, di ba? Sila Risa Ontiveros, walang atake, di ba? Wala pong mga atake ngayon. Sila Duterte, may bumagyo lang. Alam niyo po ang mga atake kay Pangulong Duterte? Pag bumabagyo, nasaan ang Pangulo? Puta, kahit na nakahanda na lahat eh. Di ba? Ngayon wala po tayong, wala po tayong nakikita. Ito po, nagkakagulo na. May mga bayaran na. Pero lahat po ng unity na, yung unity po ninyo, unti-unti po sinisira ng Kamag-anak Incorporated. Yung ambisyon po ng inyong Kamag-anak Incorporated, yung po ang sumisira sa lahat ng nabuo ninyo. Kumbaga, si Pangulong Marcos, aminin natin to, no? Nag-create siya ng unity team, nananawagan siya. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. Yan nga mga ilang patungkol ng mga pahigat balita dyan ng mga kabalita natin ni Badong Aratilis. Ukol nga dito nga no, sa pangyayari sa Senado at dito nga sa Kongreso na kung saan yung atila nga ba mga issue at balita na ipinapahayag nga ni Badong Aratilis ukol dyan. No? At kayo na lang bahala magkomento sa ibaba nang nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Balitang Pinoy TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yung mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.